Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay naganap sa lalawigan ng Leyte. At ibinahagi ng isa sa ating tagapakinig. Ito po ang kwento ng kanyang lolo. Sa probinsya nun, bata pa lang kami. Mulat na kami sa gawaing bukid. Kahit sa mura akong edad nun, nasanay na ang katawan ko sa mga ganong trabaho. Ang naging libangan ko sa bukid, bukod sa paglalaro, ang pagmasdan ang kawayanan. Aliw na aliw ako habang pinagmamasdan ko ang mga kawayan, lalo na ang lawiswis kawayan, habang inuugoy ito ng hanging amihan. At habang dinadama ko ang lamig ng hangin, kakaibang saya naman ang dulot tuwing nakikita akong ang lawiswis kawayan na tila sumasaliw sa banayad na ihip ng hangin. Iyon ang aking naging libangan matapos ang trabaho sa bukid. Nauubos ko ang oras ko sa pagmasid lamang doon. Dahil talaga namang kahali-hali na ang ganung tanawin para sa akin. Kung matagal ang aking paglagi sa kawayanan, doon ako napapagalitan nila tatay. Masunurin naman akong bata, ngunit sa edad kong 10 taong gulang na yun, pagdating sa mga bagay na gusto ko, napakatigas ng ulo ko. Ginagawan ko ng paraan para magawa yung mga yun. Ang mga bahay sa probinsya ay magkakalayo. Ang pinakamalapit naming kapitbahay nun ay may 2 kilometro ang layo mula sa aming bahay. Ngunit sanay kami sa ganung kalakaran. Baliwala lang sa amin yung ganong kahabang lakaran. Minsan ay nautusan ako ng aking ama na pumunta kila Aling Petra upang ibalik ang nahiram naming isang gatang na bigas dahil kakatapos lang naming mag-ani ng palay. Bosyo! Punta ka muna kila Aling Petra, dalhin mo yung bigas. Utos ni tatay. Ilan po dadaling ko? Sagot ko naman. Magdala ka ng 2 gatang at dagdagan mo pa ng kalahati. Utos ulit ni tatay. Di ba tayo 2 gatang lang ang hinaram natin kay Aling Petra? Sagot ko ulit. Padagdagan mo na para pasasalamat natin sa pagpahiram nila para sa sunod, pahiramin ulit tayo. Sabi pa ni tatay. Sabihin mo kay Aling Petra, maraming salamat ha. Bilin pa ni tatay. May kalayuan ang bahay nila Aling Petra. Kung hindi ako nagkakamali, lagpas 5 kilometro ang layo nun mula sa amin. Nung panahon niyon, bibihira ang sasakyan sa amin. Puros kalabaw o baka na may hinang karitela at kabayo lang ang pwede mong sakyan para mapabilis ang pagpunta mo pag ganun kalayo. At dahil gamit ni tata yung kalabaw sa bukid, kailangan kong maglakad papunta dun. Matapos kong tumulong kay tatay sa bukid, mga alas 9, tumulak na ako papunta kina Aling Petra. Muwi muna ako sa amin at umalis ako sa bahay. Alas 10 pasado na. At binagtas ko na ang daan papunta kila Aling Petra. Habang naglalakad, inaaliw ko ang sarili ko sa mga laro na iniisip kong gawin. At isa pa, iniisip kong kawayanan na madadaanan ko pag-uwi galing kila Aling Petra. Ngunit bago ako umalis, may mahigpit na tinagubilin ang tatay ko sa akin. Bosyo, huwag na huwag kang dadan sa kawayanan ha.
bilin ni tatay. Bakit naman tay? Sagot ko na may halong pagkainis. Kung ayaw mong gawin kang lamantya ng aswang, eh sumigi ka. Sagot naman ni nanay. Tama, di bali nang matagalan ka sa paglalakad pero huwag kang dadaan dun. Sabi pa ni tatay. Kaya kadidin ko nun eh, tikom na lang ang aking bibig na sumunod na lamang sa kanilang bilin. Sa aking paglalakad eh habang tumatagal, nakakaramdam na din ako ng ngawit sa daladala kong bigas. Unti-unti nang bumibigat ito habang tumatagal sa aking pakiramdam. Makalipas ang 2 oras, ay nakarating na ako sa bahay nila Aling Petra. At iniabot ko ang pinabibigay ni tatay na bigas. Oh, eh ba't may dagdag pa to? Tanong ni Aling Petra. Eh, pinadagdagan po ni tatay yung bigas. Salamat daw po para sa sunod, eh, makihiram pa daw kami. Sabi ko. Pagkadilig nun, inatawa na lang sa Aling Petra. Si Aling Petra nga pala ay pinsan ni tatay. Kaya malapit sila sa aming pamilya. Eh bago ka muna, kumain ka muna. Malayo pang lalakarin mo. Alok ni Aling Petra. Dahil gutom na ako nun, eh, hindi na ako tumanggi. At pinaunlakan ko ang inihain na pagkain sa akin. Masarap ang ulam nila Aling Petra. Humba at may atsara pa. Kaya napasarap ang kain ko. At dahil dun, eh lalo akong napatagal. Makalipas ang 1 oras, hinagpa siya na akong malis at baka abutin ako ng hapon sa daan. Nay Petra, mag-ulit na ako. Nagpaalam na ako. Ngunit bago pa ako mo eh, pinabaunan pa ako ng humba. At iuwi ko daw sa amin. Kaya yung pagtagal ko kanina eh lalo pang nadagdagan. Nagtagal na naman ako. Mag-aalos-dos na nun sa tansya ko nung makalis ako sa bahay ni Aling Petra. Busog na busog ako nun. Pero naisip ko na baka abutin talaga ako ng hapon sa daan at yung mga alagang manok ko eh walang maghahapon. Kaya nagmadali na akong umuwi. Kaya naisip kong dumaan sa Kawayanan. Shortcut kasi yun pauwi sa amin. At mapapaikli ang lakarin pag-uwi. At isa pa, talagang gusto kong dumaan dun dahil aliw na aliw akong makakita ng mga Kawayanan. Lalo na yung lawis-wis Kawayan na talaga namang nakakatuwa. Kaya sa kabila ng tagubili ng aking ama, inagpatuloy ako. Ilang sandali pa habang naglalakad, ilumihis na ako ng daanan para tunguhin ang Kawayanan. Sa malayo pa lamang, eh nakakakita pa ako ng mga bayabas papunta dun sa Kawayanan. Nang ilang sandali pa, ay bumungad sa akin ang nagtataasang mga Kawayan. Madami talaga sila dito sa parting ito, kaya tinawag itong Kawayanan. At lalong nagpagalak sa aking kalooban ay nang makita akong lawis-wis Kawayan habang hinihipan ito ng hangin sa katanghalian. Banayad ang hangin, ngunit sapat na ito upang sumabay sa ihip ng hangin ang lawis-wis Kawayan. At ang hanging dulot niya ito ay napakasarap sa gitna ng init na likha ng katanghalian. Napakasarap sa pakiramdam ang naririnig kong naglangit-ngitan ang Kawayan. Nang ilang sandali pa, ay pakapal na ng pakapal ang Kawayan. Nagtatayugan ng mga ito at sa taas ng mga ito at kapal ng Kawayan, ay humahapay na ang mga dahon nito sa isa't isa at tila nag-aanyo na itong parang yugib na pwede mong daanan. Napakaganda ng tanawin. Malayungib na gawa sa mga Kawayan. At kasabay nun ay ang paglakas ng hangin
sa may kawayanan. Ngunit habang tumatagal, ay tila nakakaramdam ako ng konting kaba. Hindi ko lang kung bakit pero binaliwala ko na lamang dahil araw naman eh. Tanghaling tapat. Kaya nagpatuloy lang ako sa paglalakad sa kawayanan. Tumuloy ako dun sa malayong ibna kawayanan na yun at dun dumaan. Nang sa gitna ng aking paglalakad, ay nakaramdam ako ng nakabibiging katahimikan. Nung una ay nakaririnig pa ako ng huni ng mga ibon at huni ng mga kuliglig. Ngunit sa pagkakataong ito, ay kahit lawis-wis kawayan, ay hindi ko marinig. Nakabibiging katahimikan. Ang aking nervous ay nadagdagan mga oras niya. Ngunit, hindi ako nagpahalata. Nagpatuloy ako sa paglalakad na kunyari ay parang walang nangyari. Habang naglalakad, ay nakakaramdam ako na parang may nakatingin sa akin. Pakiramdam na parang may nagmamatsyag sa iyo. Yung ganung pakiramdam ang nararamdaman ko ng mga oras niyan. Ang kanina kong nervous ay nadagdagan pa ng takot. Ngunit nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Habang naglalakad, inararamdaman kong tumataas ang aking mga balahibo sa katawan. Kaya yung lakad ko kanina ay binilisan ko ng konti. At kasabay nun ay lalo pang pagtaas ng aking mga balahibo. At ilang sandali pa, ay parang may umihip sa likod ng bato ko na nagpakilabot sa akin. Bagya akong napahinto at lalong nagtaasan ang mga buhok ko sa katawan. At sa sobrang nervous ko ay pakiramdam ko ay aangat na ako sa takot. Napatingin ako sa akin likuran upang tingnan kung may sumusunod ba sa akin. Kaya dahan-dahan akong lumikod sa akin likuran. Pagkasulyap ko sa akin likuran, ibang kawayanan lamang ang aking nabungaran. Walang tao sa likuran. Nung makita kong ako lamang ang tao na naroroon, ay lalo akong ninervyos. Nagpalingalinga pa ako at nagbasid at nakiramdam sa kapaligiran. Matapos iyon, ay naglakad na akong muli. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay mas mabilis na ang aking lakad. May halong pagmamadali ang aking lakad na halatang takot na takot. Ngunit pilit ko mang huwag ipahalata ang takot na nararamdaman, ay hindi yun maitatanggi ng pagtayo ng aking mga balahibo sa katawan. Habang naglalakad, ay ramdam na ramdam ko pa din yung parang may nakatingin sa akin na parang may nagmamatsyag sa bawat kilos ko. Ngunit wala naman akong makitang ibang tao. Pati mga kawayan ang nakikita ako sa paligid. Patuloy lang ako sa paglalakad at napapadasal habang naglalakad ng mabilis. Ramdam na ramdam ko ang pagkabog ng aking dibdib dahil sa matinding gaba. Ilang sandali pa, ay natanaw ko na ang tila dulo ng malayungid na kawayanan na yun. Ganun na lamang ang aking tuwa nang makita ko yun. At nabawasan ang bigat ng nararamdaman ko. Kaya lalo akong nagbandali sa paglalakad. Hanggang sa maabot ko yung dulo ng lagusan na gawa sa kawayanan. Nakahinga ako ng maluwag ang makalagpas ako dun. Pagkalagpas ko ay kawayanan pa din naman ang nilabasan ko ngunit hindi na kasing kapal ng mga kawayan na kagaya dun sa malayungib na yun. Ngunit
sa di ko inaasang pagkakataon. Pagkalingon ko ay nakakita ako ng tao sa gitna ng kawayanan. Malayo naman ang pwesto nito sa akin. Sa aking pagtingin eh, napagtanto ko isa itong matandang babae na tila nakamasid lang sa akin. Nakakapagtaka dahil ano ba ang ginagawa ng isang matandang babae sa gitna ng kakawayan? Siya lang mag-isa. Wala itong kasama. Bigla akong naisip na marahil ay siya yung may-ari ng lupa kung saan andun ang kawayanan at naglakad ako ng walang pahintulot. Dahil doon eh, ako'y nahiya at napayuko na lamang ako at nagpatuloy sa paglalakad. Nakalipas ang ilang minuto, ay lumingon akong muli sa matandang babae. Pagkalingon ko, inananatili itong nakatuon lamang ang tingin sa akin na parang hindi kumikilos. At sa pagkakataong ito ay parang mas lumapit na ang pwesto nito kumpara sa kanina. Kaya muli akong napayuko dahil sa hiya sa matanda. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Ngunit sa isip-isip ko, eh bakit kaya andun yung matanda? Tinitingnan ako. Kaya muli akong lumingon sa kinaroroonan ng matandang babae. Ganun na lamang ang gulat ko dahil mas lumapit na ang pwesto nito sa akin at nananatili itong nakatitig sa akin. Ang mga mata niya ay kitang-kita ako na. Nanlilisik itong nakatitig sa akin na tila ay galit na galit. Sa puntong yun ay napatakbo na ako sa takot. Nang muli kong paglingon ay tila sumasabay na ito sa bilis ng takbo ko. Napasigaw na ako sa takot nun. Di ko na alintahan ang bato o kahoy na dinadaanan ko. Ang alam ko lamang ay humahagibis na ako sa aking pagtakbo ng mga oras na yun. At ilang sandali pa ay tila nararamdaman ko ang pagsunod sa akin ng matandang babae dahil sa pagkaluskus ng mga kawayan kung saan malapit ang matandang babae. Kasobrang takot ko ay sumisigaw na ako habang buong lakas na akong tumatakbo. Ngunit pakiramdam ko ay nasa likuran ko ng matandang babae. Hindi ko na lamang gagawin ko. Pakiramdam ko ay katapasan ko na. Eh, habang tumatakbo ay humahablot ako sa kawayan ng kakita to. At naswertehan naman nakahawak ako ng isang buho na sakto sa aking kamay. Isa itong putol na kawayan. E ganun na lamang kahigpit ang kapit ko sa putol na kawayan yon dahil pakiramdam ko ay alumang oras ay may sasagpang na sa aking likuran. Hingal na ako nun at sa sobrang pagod ko ay wala na. Pakiramdam ko ay maaabutan na ako ng matanda. Kaya nagpasya na akong bahala na. Itutuso ko na lang itong putol na kawayan. Kaya nung pagod na ako ay hinawakan ko ng buong higpit ang putol na kawayan sa paghahandaan ng kung ano man ang mangyayari. Inuumang ko yung patusok at pagkahinto ko isabay ikot para isalubong ang nakaubang na kawayan. Pagkatalikod ko ay wala na yung matanda. Wala na yung matandang babae. Ngunit natanong ko siya. Malayo na ito. Nasa gitna ito ng kakawayan. Aktong papaalis na rin. Sa puntong yun ay napahiga na ako sa sobrang pagod, takot at sobrang kilabot. Umiiyak ako sa sobrang takot ko nun. Mahigpit na mahigpit yung hawak-hawak ang putol na kawayan at ang binalot na humba. Nang ilang sandali pa, ay may mga kalalakihang lumapit sa akin habang ako'y nakahiga sa kawayanan. Bata! May bata dito! Sabi ng mga kalalakihan. Busyo!
Ikaw ba yan? Ikaw ba yung nagsisigaw kanina? Sabi pa ng isang lalaki. Ako nga po. Sagot ko, nung pagtingin ko ay agad kong naamukan yung mga lalaki. Mga kanayo namin yun. Sila Mang Masyong at Mang Enok. Kaya ganun na lamang ang tuwa ko nang makita ko sila habang tumatangis ako. Narinig ka namin kanina. Ikaw pala yung sumisigaw kaya nagpunta kami dito. Sabi ni Mang Masyong. Nahaboy ka ng aswang mo. Sabi pa ni Mang Enok. Pasalamat ka. Narinig ka namin, kundi yari na. Sabi pa ni Mang Enok. Yung matandang babae, ang bilis kumilos. Bigla akong hinabol. Ang kwento ko. Halika na. Tara na. Kaya pinag-iingat ang lahat ng dadaan dito sa Kawayanan, lalo na pag mag-isa. Lalo ka pa, bata ka pa. Ang tigas ng ulo mo. Sabi pa ni Mang Masyong. Papauwi ay isinabay na ako nila Mang Masyong at Mang Enok. Pauwi sa nayo namin. At ganun na lamang ang pasasalamat ko sa kanila. At nakaligtas ako sa aswang. Pagka-uwi ay palo ang inabot ko sa tatay ko dahil sa katigasan ng ulo ko. Ngunit isang mapait na leksyon yun sa akin. Nanatili pa din ang pagkamangha ko sa lawiswis Kawayan. Ngunit simula nun eh, hindi na ako naglakad pang mag-isa sa Kawayanan. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero, nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po nating mga subscribers, sa lahat po nating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo, maraming maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel, maraming maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po magdagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming maraming salamat. Kumari din po, pwede pong paki-share po. Maraming maraming salamat po. Nais lamang po nating i-shout out si Ma'am Rosalie Sardido, ang Paraluman at ang Nililiyag ni Boss James Clian. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang isa sa ating magiting na tagapakinig, si Chloe Flores. Shoutout sa iyo. Kamusta ka dyan? At sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Shoutout sa iyo. At maraming maraming salamat sa iyong pakikinig. Regards na rin sa iyong parents. Shoutout sa iyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Joy Iglea. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa ating channel. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Good Vibes PH from Taiwan. Boss, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi sa Taiwan at maraming maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout! Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Leonski Gibe dyan po sa may Barangay Bula, Tiaong Quezon. Shoutout po sa iyo, Boss. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Nais kong i-shoutout si Boss Beshin 6045. Boss, shoutout po. Maraming maraming salamat sa pakikinig.
Shoutout din po kay Boss Marlon Paro. Maraming maraming salamat po. Shoutout din po sa ating tahimik na tagapakinig mula sa Darasa, Tanawan City, Batangas. Pa-shoutout din po kina Elijah Bryce, Boss Alia, Brielle, at Olivia Noreen, Eliza Dancalan, at shoutout din po sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dancalan. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Benji. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Edwin Villena dyan po sa may Alabang Muntinlupa City. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Deding Meral. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga Barangay Banban, Pekino, Kalinog, Iloilo. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano dyan po sa may Cebu. Shoutout po sa inyo, Boss. Shoutout din po kay Lola Cording ng Suha, San Teodoro, Oriental, Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, Boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout ang mga taga Vista Grande, Barangay Santa Cruz, Antipolo City, at sa Marcos family. Shoutout po from Boss Fernando Marcos. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jason Moslares. Shoutout po sa iyo, Boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang May Kokoro Team. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss JV, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming maraming salamat po. Shoutout din po kay Kuya Gio ng Muntinlupa. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant. Dyan po sa may Bukandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Marlon Perez, Kikito Boy. Salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Damor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos family, dyan po sa may Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoria,
At kay Boss Baby lang ka, shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa May Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie De Mesa. Ma'am, shoutout po. Letran, Boss, shoutout po sa inyo dyan. Chef Letran, dyan po sa May Qatar, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Leonski Gibe. Shoutout din po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po kay Ma'am Annie Villoya. Shoutout din po. Shoutout din po kay Boss Anthony Fidelis dyan po sa May Doha, Qatar. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Christian Cataluna. Shoutout po kay Boss John Moises Bungkawil. Shoutout po sa inyo, Boss. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa May Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, Boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky. Shoutout sa iyo, Boss. Boss Leah Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po siya na po ni Boss Rodney TV. Vlogs na po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po siya na po. Boss Lady B, 73, dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed, uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, Boss, shoutout sa iyo, Boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abilar, may time po kayo bisita ng channel po. Rochelle Abilar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoisky, shoutout sa iyo, Boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olaywa, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Rinaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po siya po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, Boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, Boss. May time po kayo, bisita na po siya na Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, Boss. Boss Jopay Bertuto, Boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Ploxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, Boss. Ma'am Bless Navaja, shoutout po. Ma'am Christy Han, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, Boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, Boss. Ma'am Miraisa Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kay bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Snack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po ko sa Alapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po, kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, hindi po kasi ang bedtime stories, bisita lang po sa channel ko na. Boss Horseshoe TV,
mga vlogs po nila sa Japan, bisita ng channel. Boss Jay Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Baro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manila at Horror Stories, may time po, bisita ng channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas Rol, shoutout sa iyo, boss. Boss Rezi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wensi 666, shoutout po. Boss John Reina Zakati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung ibigan po din yung ating kwento, pakihit lang po ang like mo at patindin po sa subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming maraming salamat.